si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayang. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagtiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. At ipong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ati pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan, dulot ng ating mga kahinaan at katigasan ng ating mga puso, ng ating mga sarili. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Nazareno at yakapin din po natin ang tunay ang kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangriyang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupon lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Pilipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Pilipe. Sa darating naman ng isang Ethiopian eunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Pilipe. Patakbong lumapit si Pilipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang eunuko,
Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karuahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayun din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunuko ang karuahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya'y ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay.
Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makakalapit sa aking malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa uling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay natuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang nakakita na sa Ama. Iyong nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayun pa may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko ay kabubuhay ng sanlibutan, ay aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupon lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Papurihan po natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy po natin ang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy pa rin po tayo sa ikatlong linggo na kung saan tayong lahat ay nananagana sa pagsasariwa o pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, na kung saan tayong lahat ay binibigyan ng tunay na biyaya, tunay na diwa ng Panginoon, na ang Diyos na siyang tanging buhay na ibinibigay sa ating lahat, buhay na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, lahat ay naglalakbay kasama ang Diyos na buhay na siyang nagbibigay buhay at kahulugan sa ating paglalakbay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, taglay natin ang buhay. Buhay na ibinibigay sa ating lahat. Paano po tayo nabubuhay araw-araw? Siguro po marami tayong sagot kung saan ang tunay na dahilan ng ating buhay na mayroon tayo ngayon, masabi natin, Father, pag ikaw ay kumakain ng marami, sigurado mabubuhay ka. Opo, totoo po yan, pag hindi na po tayo kumakain, doon tayo manghihina, doon tayo unti-unting mawawalan ng buhay. Kaya po ang pagkain ay napakahalaga sa buhay natin. Pagkaing pisikal na kinakailangan natin upang tayo magpatuloy sa ating pamumuhay o buhay na taglay. Kung kulang ang ating pagkain, mayroong katamlayan sa buhay. Kung kulang ang ating kinakain at hindi sapat, mayroon tayong sakit na mararamdaman. Mayroon tayong sakit na makukuha kung kulang ang ating kinakain araw-araw. Kaya tayo ay palaging pinapalahanan sapat na pagkain, sapat na dapat nating tanggapin araw-araw upang tayo ay mabuhay ng totoo at totoong malakas at malusog
sa ating pangangatawan na siyang tunay na simbolo ng ating buhay. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin ang ating Panginoon. Walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Lumalapit tayo sa Diyos, pero dinadala tayo ng Ama na kung saan sa ating pong Jesus Nazareno, tayo'y dumudulog, tayo ay humihingi sa Kanya, tayo ay humihingi ng pagkain upang tayo magpatuloy. Sasabihin po natin, ang hinihiling natin sa paglapit natin sa ating pong Jesus Nazareno ay physical na pagkain at spiritual na pagkain. Opo, kailangan po natin yon. Espiritual na pagkain ang dapat nating hilingin at hingiin sa ating pong Jesus Nazareno. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagugutom. Ayaw ng Diyos na tayo ay nanghihina araw-araw. Kaya ibinibigay ng ating Ama ang ating pong Jesus Nazareno na kung saan siya ang ating pagkain araw-araw. Saan po natin matatagpuan? Kaya po babalikan ko po yung aking tanong, paano po tayo nabubuhay? Sinasabi po natin sa pagkain, kailangan din natin kainin at tanggapin ang ating Panginoon sa buhay natin. Sa ginagawa po natin ngayon, sa banal na Eukaristiya, nandun po natin matatagpuan at matatanggap ang buhay na nagpapalakas sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya po, dinadala po tayo ng Ama sa Kanyang anak, pong Jesus Nazareno, na kung saan tayong lahat nagdiriwang ngayon sa banal na Eukaristiyang ito, ipinapaalala sa atin na pag tayo lumapit sa ating pong Jesus Nazareno, tunay may buhay ang bawat isa sa atin. Tunay na tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus sa atin, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang nagtitiwala at sumasampalataya kay Jesus ay mayroong buhay na walang hanggan. Tayong lahat, mga minamahal na kapatid, lahat tayo ay may pananampalataya. Binibigyan tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Pero magkakaroon ito ng katuparan kung tatanggapin natin si Jesus na siyang nagbibigay ng buhay, ng pagkaing nagbibigay buhay para sa atin. Kaya ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, sa ating buhay pang araw-araw, kilalanin natin si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay sa atin. Nais po nating mabuhay magpakailanman. Nais nating mabuhay kasama ang ating pong Jesus Nazareno. Pero kailangan nating tanggapin at kainin sa ating mga sarili-sarili ang nagbibigay sa atin ng buhay, si Jesus. Kailangan natin papasukin sa ating sarili dahil kung hindi natin papapasukin si Jesus, tunay na matamlay ang buhay natin. Walang kalubusan, walang kaganapan, at tiyak may kakulangan kung hindi natin tatanggapin si Jesus bilang pagkain sa buhay natin araw-araw. Kaya po ang muling pagkabuhay ni Jesus sa atin, nagpapaalala sa makailang araw na nakalipas noon sa linggong ito, si Jesus nagsasabi, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Buhay ang nais ng Diyos para sa atin. Nais nating mabuhay araw-araw. Tiyak nandyan ang Diyos na kasakasama natin. Kinakailangan natin na tanggapin siya sa buhay natin. Kaya po, makapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, no po, sapat ang Diyos para sa atin. Sapat ang ating pong Jesus Nazareno sa atin. Kung siya'y kasama at bahagi ng buhay natin at tinatanggap natin bilang pagkain sa Jesus, tunay na tayo ay buhay. Kailanman, hindi tayo mamamatay. Kaya mga kapatid, piliin po natin. Kailangan natin ng material na mga bagay. Kailangan natin ng material na pagkain. Pero ito ay
na po nagpapaalala sa atin, tumingala tayo sa langit, tumingala tayo sa Kanya, ang Diyos ang pinagmumulan niyan. Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na kinakain natin. Kaya tingnan po natin ang ating mga galaw o kilos. Patuloy ba tayong lumalapit sa Kanya? Ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Paanyaya sa atin, lubos tayong lumapit sa Kanya. Lubos tayong lumapit sa Kanya dahil Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Dahil doon tayo bibigyan ng buhay. Ito ang paanyaya palagi sa atin ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Ang pagkain kailanman hindi mauupos at mawawala sa ating buhay araw-araw. Kaya po, si Jesus ay muling nabuhay. Lumalapit sa ating lahat araw-araw, buhay ang Panginoon. Buhay ang ating pong Jesus Nazareno. Kaya po, sa pagsasabuhay, sa buhay na taglay, kailangan natin, dapat ang ating ginagawa ay may buhay din, hindi papunta sa kamatayan. Uulitin ko po, kung nais nating mabuhay, pagsasabuhay sa pagkain tinatanggap natin na bigay, kailangan din natin ang bigyan ng buhay ito para hindi tayo tuluyang mamatay. Ano po yung kamatayan na yon? Sa pagpili sa paggawa ng kasalanan. Pagpili sa paggawa ng masama at pagkalimot sa ating pananampalataya na tayo ay may Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng buhay. Na ang buhay na ito nawa nagbibigay sa atin ng mabuting gawa araw-araw. Kaya po, sa pangalawang punto, nilalapit tayo sa Panginoon. Ito ay sa paglapit natin tiyak. Ano po, lahat tayo araw-araw nagdarasal. Tiyak sa inyo ang iba araw-araw nagsisimba at dumadaan sa dambanan ng Ponsus Nazareno dahil kinikilala natin siya. Siya ang nagbibigay buhay sa atin. Tunay na buhay na may katotohanan. Buhay na naibinibigay sa atin na kompleto at ganap sa bawat isa. At buhay na makahulugan araw-araw. Kaya po, sa paglapit natin sa Kanya, ibinibigay ang buhay, ipinapakain, tinatanggap naman natin, tiyak nandoon ang buhay katotohanan, buhay ganap o kompleto, at buhay makahulugan. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sana po sa araw-araw, hindi lang tayo busy, no po, nauupos, nagugugol ang ating oras sa paggawa o paghanap ng pagkaing material, maglaan tayo ng ating oras din para sa pagkaing nagbibigay sa atin at pagkilala sa nagbibigay sa atin at tunay nating pagkain at yon ang ganap na buhay araw-araw na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po lahat. Mga minamahal kong kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo na ang kanyang anak ang tinapay ng buhay. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya
sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Inupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang balay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkalumong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamuhay araw-araw sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, na naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang hinihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay laging bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kaypagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayong lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siya ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabuhay, lalong-lalo na mga pangalang inaalala at inalay sa ating banal na pagdiriwang. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kinararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapunihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ng lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin magpakailanman. Ito ang ibinibigay sa atin, bahagi tayo sa pagtanggap. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa amin bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramento banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya tagiliram inulos, dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilusak katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahangahangal, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya.
O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Amang ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinapang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bindisyong na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malapagdiriwang. Umayo kayo taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.